Mabuting balita ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa. Pinatay ang ikalawa. At binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Ang talinghagang narinig natin sa ating ebanghelyo ay tungkol sa may-ari ng ubasan na ginawan ng masama ng kanyang katiwala. Ipinahayag ito ni Jesus upang ipakita sa mga Pariseo na hindi nila pinamumunuan ang mga tao ng tama at mabuti. Tila sinasabi sa kanila ni Jesus na matitigas ang kanilang ulo at lagi nilang pinagtataksilan ang Diyos. Isang mahalagang katotohanan ang ipinapaalala sa atin ng ating Panginoong Jesus. Nilikha, biniyayaan at pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Hindi tayo ang nagmamay-ari ng mundo. Ipinagkatiwala lamang sa atin ito ng ating Panginoong Diyos. Pinaalalahanan tayo na huwag natin tularan ang mga Pariseo sapagkat masyadong mataas ang kanilang tingin sa sarili. Pati ang Diyos ay hindi na nila kayang pakinggan kapag inisip natin tayo ang nagmamay-ari at nagpapatakbo ng buhay natin, inaagawan natin ng kadakilaan ang Diyos. Sa ganitong paraan, pinagtataksilan natin siya, kagaya ng mga katiwala sa talinghaga. Pagsasagawa,
sa iyong pagdidesisyon at sa iyong mga ginagawa, paano mo isinasaalang-alang ang kalooban ng Diyos.